Assalamualaikum Sadiq, kumusta ka na dyan? I hope okay ka lang dyan, ano? I hope nasa mabuti kang kalagayan. Ang video natin ngayon ay para sa ating mga kabayang OFW dito sa Saudi Arabia. So, pag-usapan natin Sadiq ngayon yung GOSI, no? Dito sa Saudi Arabia or yung tinatawag nilang General Organization for Social Insurance dito sa Saudi Arabia. So marami tayong mga kasamahan dito sa trabaho, no, or yung mga kakilala na rin natin, no, na nakakatanggap na ngayon ng mga messages from GOSI, no, regarding sa kanilang kontrata, no, at ina-advise na rin ng company na kailangan mo siyang i-approve or i-authenticate, no. So sa mga kabayan natin na OFW na hindi pa aware or hindi updated sa mga kanilang kontrata, no? So sa videong ito, ituturo natin or papakita ko sa iyo kung paano mag-create ng account or mag-sign up sa GOSI, no? So papakita ko sa iyo kung paano ako nag-sign up and i-walkthrough na rin kita dito sa loob ng aking account, no? So basically, ang makikita mo dito is yung insurance coverage mo, no? Or yung tinatawag nilang occupational hazard mo. Actually, no, parang pinaka SSS na to natin sa Pilipinas. And makikita mo dito yung current employment record mo or yung contract information mo, ano. Isa pa, no, maganda kung magkaroon ka ng account dito para kung gusto mong i-review yung kontrata mo, kung gusto mong magkaroon ng personal copy, pwede mo siyang i-download, no. By the way, Sadiq, no, welcome pala and thank you sa pagbisita mo dito sa ating YouTube channel. So, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, so please consider to subscribe and click mo na rin yung notification bell dyan para sa mga susunod nating mga tutorials na ganito, no. So nag-update din tayo kung may bagong update dito sa Saudi Arabia, mga positive update lang, no, at saka gumagawa tayo ng mga tutorials. At kung pwede, no, kung magustuhan mo tong video na to, paki-like na rin tong video na to and share mo na rin sa ating mga kabayan, no, para marami din tayong matulungan or mabigyan ng information, no. So ngayon papakita ko na sa iyo kung paano mag-create ng account. So punta na tayo dito sa ating cellphone. So ayan, Sadiq, no, welcome back, no. So ang gawin natin, oh, search mo lang yung GOSI, no. gosi.gov. Ayan, .sa. So, ganyan yung lalabas, no? So, antayin lang natin matranslate siya ng English. So, English. So, ganyan yung makikita mo, Sadiq, ano? And then, sign up tayo. Ayan, register for an online insurance account. So, subscriber or beneficiary, business owner or hand treatment. So, click natin yung subscriber and beneficiary. So, nakalagay dito, register in online insurance for the subscriber. So, follow the step to register in the insurance system in order to log in to your account and view the services. So, may pagpipilian dito, siyempre, click natin non-Saudi. So, non-Saudi tayo. Then, kailangan ng ICAMA number. Tapos valid email address, tapos yung mobile number, no. By the way, yung mobile number pala is dapat ito yung activated sa Upshare account mo, Sadiq, ano. So kung wala ka pang Upshare account or nahirapan kang gumawa ng Upshare account, maglalagay na lang ako ng mga link, no, ng mga tutorials natin dito sa description ng video na to. And then, syempre password. Create tayo ng password. Pagkatapos nyan, ilagay lang natin tong verification code, no? Then, click natin syempre yung agree and then complete. So, by the way, no? Dito pala sa pag-create ng password, Sadiq, no? Actually, ito, yung pag-create ng password dito is yung parang pag-create ng username sa Upshare, no? So, ayan, 8 characters, sabi niya. Total of 8 characters. So, dapat mayroon siyang capital letter, mayroon siyang small letter. Tapos may mga numbers, may mga symbols siya, no? So ayan, Sadiq, no, tanggalin ko tong mukha ko rito at so, ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano mag-create ng account, no. So click natin yung non-Saudi. Then ilalagay ko yung ICAMA number ko. Yan, and then yung email address ko, tapos yung mobile number ko na naka-registered sa Upshare account, no.
So ganyan. And syempre yung password ko, no? Lagay ko rin yung password ko. Dapat yung password mo ay parehas sa password confirm, no? Pagkatapos niyan, lagay natin yung verification code. Tapos complete. And then makaka-receive tayo ngayon ng confirmation from GOSI. Ayan. Galing GOSI 'yan. So type natin. Tapos click natin yung check. Ayan, your request to enter an insurance account has been successfully submitted. No, you can now log in to your account and view the services provided by Social Insurance. So, click lang natin yan, sign in, para may walkthrough kita dito sa loob ng aking account. So, sign in tayo. Lagay ko yung ikaman number ko as my username. Tapos yung password and then yung verification code, no? So 8145 and then sign in. Tapos magsesend ulit si GOSI ng temporary password, no, or verification code, no? So 8145. Pagka input natin yan, and then click natin verification. So ayan, ganyan Sadik yung makikita mo, ano, dito sa home niya. Makikita mo yung pangalan mo dyan, yung contributor number mo, tapos yung ikama number mo. Nakalagay dito sa akin, contributor is active, no, makikita mo. Then yung employment, no, first employment, andyan lahat yung mga record niyan, no. So by the way Sadik, no, ito ay personal na account ko, no. So para sa aking protection din, kailangan kong takpan yung mga important information dito sa aking account. So, ay para magkaroon ka lang ng overview. So ganyan yung makikita mo sa home niya. Tapos ito naman yung employment record niya. So makakalagay diyan yung current job mo, so current wage, no. Then joining date. So kung ilang buwan ka nang nagko-contribute, no. So kung makikita mo dito, meron siyang my coverage, no. Click natin yung my coverage. So ayan, makikita mo ngayon dito yung occupational hazard mo, no. So kung i-scroll natin yan, ayan, andyan lahat yung mga parang pinaka insurance package mo, no. So i-scroll mo na lang yan. So ito yung makikita mo pag sa home, meron dito contributor history. So, occupational hazard, no, certificate and letters, my complaints, notification, tapos yung profile mo, no. So, makikita mo rin dito yung wages history mo, no. So, kiklik natin yan. And then, dito mo na makikita yung contract information mo, no. So, makikita mo dito sa aking contract information, no. So, nakalagay dito, auto-approve, no. So, pwede mo siyang i-click to. Pag clinic mo tong PDF na to, kiklik natin yung PDF na yan. Ayan, makikita mo, pwede mo siyang i-download kung gusto mo para magkaroon ka ng copy, no? And, ayun nga, kung meron kang message ngayon na natanggap sa GOSI, para ma-review mo rin, i-authenticate mo ba o i-approve mo ba o kailangan mo pang humingi ng pabor pa sa company mo. So, ayan, Sadik, no, sana nagkaroon ka ng overview dito sa loob ng ating GOSI, no? So again Sadik, thank you so much sa panonood mo dito sa ating short video, no. Kung nagustuhan mo tong video na to, baka pwedeng pakisuyo, paki-like and share mo na rin sa ating mga kababayan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please consider to subscribe and click mo na rin yung notification bell diyan para sa mga susunod nating mga upload na videos ay ma-notify ka. So mag-ingat lang lagi Sadik, no. And mag-pray lang lagi sa ating kaligtasan at para sa ating mga mahal sa buhay. So keep safe, God bless, and salamat sa panonood mo. See you on next video na rin.